Kumusta ka? Ay, ito po, dinaanan ng bagyo. Oo, parang sabi, hindi naman. Sabi po ng bagyo, na name year na makikidaan ako. Sige na po. Oo, talaga. Huwag lang ikaw, huwag kang tatagal. Oo. Stay. Parang hindi ka naman dinaanan ng bagyo, yun di ba? Yun nga po, kasi nagkausap ako eh. Inusap mo? Oo, nakiusap ako. Sabi, na name year na makikiraan ako. Sige na po. Basta huwag ka lang po magtatagal. Barangay, katuwang niyo sa paglingap, katuwang ng mga tao na lubos na naghihirap. Siya si Mr. Public Service, KSP, Kabarangay Efren. Small YouTuber na handang tumulong, Bicolanong vlogger. Siya si Manuel Efren, kasama si Video Scheme Official, KSP TV Official. YouTube channel na handang tumulong sa mga kababayan, magsisilbing kaibigan. KSP, Kabarangay sa pagtulong, katuwang sa paglingap sa mga taong naghihirap. Lina at samahan sa pagbibigay saya, sa araw ng Pasko, tuloy-tuloy lang ang saya. Tuloy lang ang serbisyo, mga kabarangay. KSP TV, magsisilbing karamay. Nagdaramanan natin ang lamig ng hangin, mga tala sa langit ay magningin. Hi guys, good morning, gandang umaga po. Isang maulang umaga, a day after typhoon. Isa-isahin po nating bisitahin, kumustahin yung mga kababayan po nating tinutulungan ng ating YouTube channel. Unahin natin itong kinalalagyan dito ni Naimierna, Ate Elsa, and Ate Malu ngayong umaga. Tara, samahan niyo po ako upang inyong small YouTuber, si Kabarangay Efren Espanyol. And kung baguhan po kayo sa aming YouTube channel, pwede po ay pakiclick po yung notification bell upang lagi po kayong updated sa aming mga upload videos para araw-araw po namin kayong kasama sa aming paghatid tulong sa mga kababayan po natin naghihirap. Tingnan po natin ang epekto nitong nagdaang typhoon Paing sa mga tinutulungan po natin. Ayan. Itingnan din po natin ang naging kalagayan po ng mga tinutulungan. Isa-isahin po natin. Hindi lang po kasi natin marating lahat kasi sobrang hirap po ng mga, may mga portion pa rin po na hindi madaanan tulad na lang po ng kalsada. At dito po kay Nanay Mirna, kaya naglakad po tayo kasi ito pong dinadaanan po natin, putikan yan, malalim mga putik. Pag pinilit po natin gumamit ng motor, baliktad-baliktad po tayo diyan. Na experience na po namin yan dito sa lugar na to. Kaya paglalakad na lang tayo, iniwan natin doon sa labasan yung ating gamit na motorsiklo. Tara! Sorpresahin natin si Naimierna. Daming mga nasirang kawayan. Sayang. Ito yung mga hinahanap-hanap ni Taiwidi. Mga kawayan na yan. Pinagbibili niya ng 50 pesos kada isa. Yung pagkuha ng kawayan, napakahirap niyan. Yan, ganyan, no? Sakripisyong malaki dyan si Tay Willy. Naalala ko si Tay Willy. Ibisitahin din natin a day after nitong nagdaang typhoon. Paing bukas ang bahay ni Naimir na. Tingnan natin. Tao po! Tao po! Ano ba yun? Sino ba yun? Oh! Sino ako, Naimir na? Si Ninong Efren. Naamuyan mo ako, ano? Kumusta ka? Ay, ito po, dinaanan ng bagyo. Oo, parang sabi, hindi naman. Sabi po ng bagyo, na name year na makikidaan ako. Sige na po. Oo, wag talaga. Huwag lang ikaw, huwag kang tatagal. Oo. Stay. Parang hindi ka naman dinaanan ng bagyo, di ba? Yun nga po, kasi nagkausap ako eh. Inusap mo? Oo, nakiusap ako. Sabi, na name year na makikiraan ako. Sige na po. Basta huwag ka lang po magtatagal. Uy, close kayo ni Paeng, ha? Tatagan. Huwag ka mag-stay dito. At alam mo naman po, ang nag-iisa lang ako dito. Pag ako ninerbiyos, bahala ka sa akin. Naintindihan ka ni naintindihan ka ni Paeng. No, baka nagka-crush sa'yo si Paeng. Nagka-intindihan ka. Pakiusap ako eh. So, talaga. Kumusta ka ngayon? Mukhang masaya ka. Joke lang eh. Kailangan eh. Siyempre, siyempre.
Oh, kailangan na huwag tayong stress. Kasi pag stress tayo, lalo tayo nagkakaedad na, diyan na po yung mga sakit-sakit sa atin, nabubuhay. Yung mga natutulog nating sakit sa katawan, kapag tayo laging stress, problemado, etc., laging kung ano-anong iniisip, yung mga sakit na natutulog sa katawan natin, nabubuhay yun. Ayan na, ano po pati dito sa depression. Tama. Dapat lagi tayong happy. Gusto ko, happy ka. Ayun. Hindi ko po in-expect na ano kayo. Sabi ko ay, ano? Sabi ko kasi, bibisitahin ko kayo pagkatapos ng bagyo kasi titingnan ko ang inyong mga kalagayan. A day after, kasi grabe pang mga pag-ulan hanggang ngayon, no? Opo. Hindi pa tumitigil. Hanggang ano pa daw po ito? Hanggang undas. Oo nga. Normal naman sa atin yun eh. Opo. Kapag tayo ay darating sa panahon ng undas, Pasko, bagong taon, laging malakas ang ulan, laging may bagyo, no? Sabi ko nga kanina kay Marat, naglilinis ako dito. Ang dami ng basura. Oo. Mali, ito ang ano natin, ang regalo. Sabi, ito ang regalo sa ating, wala tayong magagawa. Kaya kung gano'n, tatanggapin natin ito. Tama, kung tama. Kung gano'n sa atin. Oo. Pero ay, alam ito, mo, eh, kalikasan ito eh. Sabi Naimir ko, kalikasan. Na. Tama. Alam mo, Naimir na, may positibong dulot din naman ang mga bagyo. Kasi ang hangin natin masyado lang polluted. Okay. Madumi na yung ating hangin. Okay. Yung bagyo nakakatulong yan para linisin yung ating nilalanghap na hangin. Ay, ganun ba yun? Yan, no? Kaya hindi lahat ng pagkakataon ay masama ang dulot ng bagyo. Pero hindi namang positibo na idinibigay sa atin ang bagyo. Kung walang bagyo, baka yung sinisinghot nating hangin, baka madumi na. Baka pag nagsinghot tayo ng hangin, matay tayo, di ba? O yun ang sinisinghot natin hangin, di ba, Naimirna? Ay, nag-almusal ka na? Ano mo na po? Nagkain mo na po? Anong kinain mo? Oatmeal. Oo, talaga. May vitamins ka pa? Ha? May vitamins ka pa, Naimirna? Meron po. Ang alam ko yung mga vitamins na dinala ko dito, di mo daw tinitake yun? Di mo daw iniinom? Bakit? Para po akong nasasawa na. Vitamins yun, Naimir na. Alam mo, sa mga nagkakaedad na, sa mga lulot lola, mga ganyang edad, dapat nagbabitamins yan. Kasi pampaano yan eh, booster yan ng energy. Energy booster, pampalakas ng ating immune system. Para yung mga sakit-sakit, ay hindi mabubuhay. Kaya importante yung vitamins. Ano? Sabi ko parang po nakakasawa na magtara iinom. Meron pa po dyan, nasaan? Hindi mo iniinom? Hindi nga po. Yung noon-una, nagparainom ako, ilang buwan ako nagparainom. Oo. Tapos po, parang nasawa na. Ako po kasi, pag yung mga ano na, ano ko nakasasawa ako. Sawa ka? Opo. Merna, ngayon ko nalaman na ikaw pala ay masasawain. So yung vitamins mo pinagsawaan mo, ayaw mo na. Sa ibang bagay po yun. Ayun. Nasawa ako. Kaya nga. Nagagawa-gawa po ako ayan, dito ng... Ayan. Oo, ito. May ano ito. May sorpresang. Ito, titingnan ko itong may humahagal. May umahagalhik dito. Oh, ano yan? Pambihira ka, Ate Elsa. Mainit na pansit. Ha? May nag-order kasi po sa akin ng pansit. Oo. Oh. Kala kung sinong humahagik-hik sa likod ko. Pambihira. Ito si ano to? Si ito? Si Lola Mina. Halika dito. Si Lola Mina. Hindi naman Lola ito, Nanay Mina. Ano naman yan, Ate Elsa? Hop. Oh, talaga lang. Ha? Bebenta mo yan? Order na po ito. Ha? Order na? Sino nag-order niyan? Magkano ang ganyan? Magkano? Alam pa ito, 200. Magkano puhunan mo? 100. Di may 150 ka. Wow, yan ang nagugustuhan ko sa iyo, Ate Elsa. Kahit yung mga netizens natin, yan ang gusto sa iyo, ha? Madiskarte ka. Kasi po, di makapagtrabaho. Oo. Ibang diskarte na naman. Tama, oo. Very, very good. Kaya, pinag-promise ko, sabi ko, Ate, sabi ko kasi, pagkatapos ng bagyo, bibistahin ko kayo isa-isa o kumustahin ko kayo. Kami, ano ba ang bagyo natin? Ito daw si Mina na nawala ng bubong. Pinalayas ko po yan. Sabi ko,
ayaw sa akin, baka din daw kayong mabasa, ay pati daw sila basa. Oh. Ay, sa'yo ko, bahala kayo, magralayas na nga kayo dito. So, nag-evacuate itong sinamina. Dala-dala mo yung mga anak mo. Oh. Saan kayo nag-evacuate? Sa school. Sa school? Okay naman. Okay. Kayo naman, Ate Elsa, di ka nag-evacuate? Ay, hindi pa, pinakikiramdaman ko yung, ano, yung galaw ng, ano, ng bagyo. Ni Paeng. Sabi ko, break na tayo ngayon, Paeng. Oh. Wow, wala naman yung bahay. Natakot na i-break mo. Oo, natakot. Si Naimir na naman, nakiusap daw siya. Nung paparating pa lang, kinausap niya si Paeng. Sabi daw niya, habi daw ni Paeng sa kanya, Naimir na makikidaan. Eh, sige na niya, pero huwag kang tatagal. Ikaw naman pala, tinakot mo. Ay, siguro, sinabi niya, hindi kita mamahalin, Paeng. Natakot. Oo. So, at least masaya ako. Si Mina, ikaw, at si Naimir na ligtas, no? Walang anumang hindi magandang pangyayari sa inyo. Kaya ikaw... Wala po talaga, ayaw doon sa bahay ko. Sino? Di naman yung ililipad ni Paeng. Oo, matiba yun. Pinagano ko lang nga, mga plastic lang nga. Pinag-ikot-ikot ko lang. Pinagtarali ko, hindi ba naglipad? Bigyan mo si Naimir na. Ay, mamaya. At babayaran ko. O-order na ito. Naimir na, halika. Halika. Gusto mo ng pansit ni Ate Elsa? Ay, paborito yan. Kung hindi lang kami magkaaway, ay lalo na yan doon. Ala na? Kung hindi ako inaway, ginaano na yun sa bahay. Ito talaga, Ate. Naimir na, gusto mo ng pansit ni Ate Elsa? Gusto mo ng pansit ni Ate Elsa? Sabi Naimir na, may sakit lang ang tinatanong. Oo, tama. Ano, Mina? May sakit lang po ang tinatanong. Oo nga naman, mali ako. Mm-hmm. Naimir na, gusto mo? O, mali nga. O, bigyan, biyaran ko. Ha? Oo. Tumuloy ka na! Okay, tingnan mo na yon. Naimir na. Naimir na. Mahal na mahal ka ni Ate Elsa, o. Oh. Order na daw sa kanya yung pansit. Pero sabi niya, bibigyan kanya ng kahit kunti. No, oh. Ha? Por dahil? Kay Ninong Espanyol. O, hindi. Dahil sa inyong dalawa. Ayun. Naimir na, oh. Yung pansit ni Ate Elsa, tikman mo. Ang mangko ng matanda ay ang laki. Ano? Ang mangko ng matanda, kaya kinaki, siguro malakit ko maraming. Wala kayong kapote, Ate Elsa? Delikado. Ang dami kong anak, ang liliit. Ay, sabi ko nga. Kaya pa siguro. Nung alas 4 ng madaling araw, sabi, hindi, nararamdaman ko ng ang hangin. Binabayon na, nagbago. Ayan na, bumabayon na ang ano, paing. Sabi ko, pakiusap ako. Sabi, aninir na, makikiraan ako. Sexy na. Wag ka lang tatagal ha, wag kang i-stay ta. Habi ko, kawawa naman ako, nag-iisa ko. Oy, nagsasalita ng bagyo ngayon. Nagsasalita. Bagong typhoon yun. Baka magalit sa atin si Paeng, minamarites natin. May nag-evacuate at may ibagay pa siguro na yung Mirna at ano, maliliit ang mga nato. Di yan tayo. May atol. May gumagapang na atol, oh. Kaya kami nag-evacuate pa siguro din, baka tatulong makasimo. Oo, yung mga bata, mga bata, maliliit, magbaga. Pinalis ko talaga kung yung mga ayaw niya. Buti kung malalaki at kaya nila. Buti kung mga gurang mata. Kaya ano, pa siguro din. Oo, yung pansit mo. Sabi ni Paeng, ano, hindi ako naniniwala na tatagal. At ano din, yung hindi naman ako, ano, dadaan nga lang. Makailan yung pansit niya? Ang pansit. Tikman mo daw na Mirna kung masarap ang pansit ni Ate Elsa. Ang pansit ni Ate Elsa kahit kailan hindi kumubo. Busog ako ni Nong, nagkain ako. Tikman mo lang, tikman mo kung masarap. Nagdana ako, nagkain ako. Pag-news na naman. Op. Kumusta? Nalimutan. Happy ha? Happy si Naimir na sa pansit mo, Ate Elsa. Sarap. Di naman may nagluto ng hindi masarap sa Ate Elsa. Kahit walang okasyon, naluto yan. Ay, tanay Mirna. May bigay ako sa'yo. Pang bili mo ng ano to. Oh. Anong bibilhin mo niyan? Pagkain mo. Mabili po ako nito ng... ano ba gan bibili ko to? Marami. Kutsi, pwedeng kutsi.
5 million. 1.5 maganda na 'yung Pajero. Kay ano, kay na ano, Ate Mina. Oo. 100. Sa akin 400. Ay, bigyan mo na lang siya ng 50. Eh, para sa kanya 'yan. Huwag mo intindihin 'yan. Ako din ako, ako ang ngayon hindi na ako naiintindi. Wow, ngayon. Nagbago na din ang imahe. Marunong na siya. Oo. Ang may relief operation. May relief goods. Wala po, baka nga mayroon. Baka lang. Oo. Sige na ha. Wala pa ngayong relief. Wala kayong payong, Ate Elsa. Wala po kasi natatakot din sa amin ng ilan. Oo, talaga. Waterproof na kami pag ganyan. Alis na ako. Babay na tayo. Babay na. Naimir na. At wala least, na kami yung payong. At least safe kayo ha. At least nasigurado ko na safe kayo. Apo. Yun ang sabi ko kasi sa sarili ko. After typhoon, bibisitahin ko kayo isa-isa. Inuna ko kayo rito. So okay naman si Naimer na. Kinausap niya si Paeng. Si Ate Elsa, ganun din. Nadala pala sa pakiusapan si Paeng. Ano? Naman. Papakausapan natin siya. O yun. May kasawang pray. O tama. Magpipray tayo. Para yung pakiusap natin, may kasamang pray. Tama. Ito naman si Mina, nag-evacuate. Alam naman natin ang kalagayan nito ni Mina. 10 kanyang napakadaming anak, no? Pupunta ako sa iyo ha, pag maganda-ganda na ang panahon. Para alam mo naman ang problema ko sa lugar ninyo ni Ate Elsa. Yung daan. 2 beses na akong bumalik ta drone, Ate Elsa. Mahirap talaga ang daan. Oh. Hindi alam niya. Nagdating ko dito kung makita mo. Bahang-baha. Nabaha pala dito. Oh, di baha yung side mo. Lipas lang naman po ang baha niya dahil may creek doon. Ito yung nga siya, oh. Maigingay ko na yung meron. Ito pa yung ano mo, loob. May talagang basang-basa. Oh, samantalang kami. Inabot ka pala dito ng tubig. Hindi pa naman po. Tapos ang mga basura nandito, ang ginawa ko kahit umuulan, pinagdagan lang ko. Ay, iniinipo ng basura. Ang importante sa magkakapitbahay, nagmamahalan. Love your neighbor, sabi nga Ate Elsa, di ba? Di ba, Ate Mina? Oo, tama. Kunting diferensya, larga. Di ba? Yeah. Oh, babay na. Bye-bye. At babay na. Pag balik niyo, ano, mahahandugan ko kayo ng isang awit. Oh, talaga ha. Pagbalik niyo po, kung kailan kayo babalik. sige na ha. Naimir na. Elsa, babay na. Bye-bye. Salamat po sa pagbisita. Hindi ko akalain na magpunta kayo ngayon dito. Wow, ay, Ninong, mayroon ako sa iyo niya. Ano, gusto ko mag-solicit yung ibang bayad ko dito. Ay, alam na natin yun. Ako nang bahala niyan, ha? Kasi, Ninong, ano po, naahagas ako kasi baka... May punong kahoy. Papuputol natin, ha? Baka po, ano, this is siyempre to. Uh-huh. Ano, November, December, uh-huh. May mga madaan pa kong... Sige. Masungit na panahon. Baka tamaan ka ng kahoy na yan, ano? Eh, putol na natin yan. Ay, rapak. Oh, sige na kayo. Ate Elsa, bye-bye na kayo. Bye-bye. Oh, lalako pa si Ate Elsa. Bye-bye po. Bye-bye. God bless.